Dito sa Paombong, Bulacan, iba ang palaruan ng mga bata. Ang malalawak na palaisdaan sa lugar ang naging palaruan ng magkakaibigang Totoy, Jeric at Siron. Pero dito rin sila kumukuha ng pagkain at pagkakakitaan. Ang pangangapa ay ang paglimas ng mga natitirang isda, alimango at iba pa kung saan literal nilang kinakapa ang mga ito. Ginagawa ito sa burak o putik gaya nito kapag naani na ang mga laman ng palaisdaan. Kasama ang iba pa nilang kaibigan, binabagtas ng mga bata ang pilapil. May nabalitaan kasi silang palaisdaan na tinuyo at inani na ang laman. May mga ibon sa paligid. Senyales na may natutuyo ng palaisdaan. Kinakain din kasi ng mga ibon ang mga tirang hipon at isda kapag mababaw na ang tubig. Dala-dala nila ang pamukot o net na lalagyan ng kanilang huli. Malayo-layo rin ang nilakad ng mga bata hanggang marating ang palaisdaan na pwede nang kapain. Walang bayad ang pangangapa pero kailangan magpaalam sa may-ari o nagbabantay ng palaisdaan. Kuya, pwede po ba makakapa sa palaisdaan niyo? Oo, sige. Tara, salamat po. Tara. Nang marating, walang pag-aalinlangang lumusong ang mga bata sa burak. Si Siron ang pinakabihasa sa magkakaibigan. 4 na taon na siyang nangangapa. Mga 7 years old pa ako nagsimula. Ano po, nainggit po ako sa mga tropa ko. Kasi po sila po lumuluso nga po hindi. Si Israel naman ang pinakabago sa grupo dahil wala pang 1 taon siyang nangangapa. Halos lahat sa kanila iisa ang dahilan. Kasi po wala po kami pang ulam, tas wala din po kami bigas. Kaya po ako nangangapa. Pag wala po kami ulam, naghahanap na lang po ako ulit ng pakapa hanggang maikot po po yung buong busi. Para lang po magkaulam. Ayun po yung hinahanap buhay po ng mga kabarkada ko po. Yung mga huli ko po, inuwi ko po sa amin. Minsan po binibenta para po may pangulam kami. Yung pagkakunti po, inuwi ko na lang po. Maya-maya, may dumang isang grupo rin ng batang mga ngapa. Mukhang maraming nahuli ang kabilang grupo. Humabol pa ang pinakamaliit. Sabi ng 7 taong gulang na si Matthew, uulamin din daw ang mga nahuli. Matthew po, kuya, gagawin po namin pang-ulam po ngayon. Ang nahuli ko po ay damo ko, talangka at isda. Gagawin pang-ulam. Mukhang na-challenge ang mga bata. Dahil bakasyon at panahon ng pag-aani sa mga palaisdaan, madalas mga pa ang magkakaibigan. Pero mas prioridad pa rin nila ang pag-aaral. Minsan po, di na po ako nangangapa kasi po may nagtetest po kasi kami minsan. Kaya nagagalit po sa akin yung nanay ko pag di daw po ako pumasok. Habang kinakapa ang burak, may parang tumusok mula sa ilalim. Dito. Daming ipon diyan, macho. Kan pisipit dapat niya. Kamay ipon diyan. Malaki na hawakan pisipit dapat niya. Kamay ipon diyan. Ano kasi umikot kayo? Umikot kayo. Andiyan nga lang na sa tabi mo. Malaki na hawakan ko 'yung ano, eh. Malaki ano? Laki dad nga dakot ko na hindi ko pa dampal. Sakit ang dami. Si
Sigurado silang alimango nga ang nasa ilalim ng burak. Para sa kanila, isa ito sa pinakamahirap hulihin dahil masakit kapag nasipit ng alimango. Minsan po kasi hindi po kasi madali yung pangangapa. Tapos minsan po may matutuso ka na lang po kasi hindi ka po makakapa kasi po magkakasugat ka. Silang, buti ka pa hindi masisipit. Maliit lang. Tikyan! Hanggang sa makuha nila ang matapang na alimango. Manipit lang. Dahil nasipit ang ilan, hinto muna sa pangangapa ngayong araw. Pagkaangat ko po, nasipit po ako ng alimango. Masakit po. Ako rin po. Sobrang sakit po nung nasipit ako. The place lang po, napaka-update na po. Nasipit po ako pagkatapak ko eh. Hindi ka maiwan. Bago umuwi, kailangan munang maglinis. Hirap yung mga nahuli namin, tsaka po yung alimango na nakasipit. Dito rin sila sa malapit na ligo. Ito ay irigasyon ng palaisdaan kung saan mataas pa ang tubig. Hindi pa rin nawawala sa kanila ang pagiging bata. Kailangang walang mga putik dahil isusuot nila ulit ang parehong damit sa susunod na pangangapa. Dahil kaunti ang huli ngayong araw, iluluto na lang muna para sa hapunan. Katulad ng ginawa ng nanay ni Totoy. Tilapia to huli to ni Totoy kanina. Tapos pinaksiw ko kasi wala kaming ulam. Yun ang ulam namin ngayon. Ilang araw ang lumipas, mangangapa raw muli ang barkada. Sa laki ng palaisdaan, marami ang mga tinatawag na mangangapa. May mga bata tulad nila Totoy, nila Israel, meron ding mga matatanda. Susubukan ko rin gawin ang pangangapa para malaman kung gaano nga ito kahirap. Ay, shucks. Paano ba umiiyon? Natatabong ng tilapia. Ayan. May sugpo tayo, nakaswerte tayo. Grabe, hindi ganun kadali ito ah. Ayun, parang may nakakapa na ako. Ikaw dyan. Ay, ka dyan. Makailang beses din akong natakasan ng huling isda. Ayun, nakuha ko. Grabe, ang hirap naman itong trabaho nyo, mga bata. Grabe, sandali pa lang ako rito pero nahihirapan na ako. Pero hindi ganun kadali itong ginagawang trabaho nitong mga batang to na dapat naglalaro lang sila. Pero ito, naghahanap sila ng kanilang mga kain. Bukod sa laging nakayuko at naghahalukay ng burak, nakababad din sa init ng araw kaya hindi talaga madali ang pangangapa. Kaya naman humahanga ako sa tiyaga ng mga batang ito. Makatulong lang sa pamilya. May pangkain na tayo, tsaka may maibibenta na rin tayo. Halika na. Huwag na masyadong matagal sa ilalim ng araw. Masama rin yun sa katawan ninyo. Okay, so pagkatapos naming mangapa, nauna na muna yung mga bata kasi magbabanlaw pa sila, tsaka maglilinis. At ngayon, pupuntahan natin yung isa sa mga bahay kung saan dinala nila lahat ng mga nahuli namin. Tatanungin natin kung ano pa ang gagawin nila doon. At eto na nga yung mga bata. Ano, kumusta kayo? Kumusta po? Wala nang mga putik ah. Nililinis nila ang mga huli ngayong araw para ibenta. Maliban kay Totoy. Simple lang ang pamilya ni Totoy. Mama ko po naglalabada. Tapos po si Papa nagpoposo. Pagka wala pong trabaho, nagbabantay lang po si Mama ng bata. Tapos po si Papa. Tapos po ako, nangangapa po. Tapos binabantayan ko rin po yung kapatid ko. Ako po nag-aaral pa po. Tapos po, ano, pagka wala pong bantay yung kapatid ko, ako lang po nag-aalaga mag-isa. Dahil may sakit na epilepsy ang nakababatang kapatid, tumigil na sa paglalaba ang kanyang ina.
para matutukan ng anak na may sakit. Kaya naman malaking tulong ang inuuwing huli ni Totoy galing sa pangangapa. Isa, wala kaming ulam. Minsan, nagkakataon na wala kaming kapera-pera. Binibenta namin. Binibenta ko. Nakakaraos kami sa isang araw dun sa ginagawa niya na yun. Na-appreciate ko din yun. Dahil nga, minsan, Mama, sa Mama, nangangapa ako, wala tayong pamiling bigas. Ganun. Sige ka po, ikaw. Kung kaya mo. Hindi niya mapigilang mga paminsan ng bata. Kaya madalas ang paalala ni Ronilyn sa kanyang panganay na anak. Sabi ko, huwag mo silang gayahin, anak. Sabi ko, ganun, mahirap yan. Baka mamaya ako lumubog ka bigla sa bura kasi mali pa siya. Sabi ko, huwag ka akong gumaya. Akala mo ka akong maganda yung nangangapa. Sabi ko, eh, nagulat na lang ako. Umuwi dito na nakabike. Ang dami niyang huli. Hindi ko magawang magalit kasi puro putik siya, naaawa ako sa kanya. Hindi ko magawang magalit kasi may dala-dala siya. Sabi ko, saan ka ba galing? Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Doon, sumama ako doon sa nangangapa. Kasi wala tayo mama ulam. Yun ang sabi niya. Oh, bili na po kayo! Sariwang-sariwa! Bili na po kayo, may hipon po kami. Meron ding tilapia. Gusto niyo po ba tilapia? Kano yan? Dahil mura, mabenta ang dala ng mga bata. Oh, yan. Nay, salamat po. Thank you. Si Totoy at ang kanyang mga kaibigan ay sumasalamin sa maraming bata na nagsasakripisyo para sa ikabubuhay ng pamilya sa kabila ng kanilang pagkamusmos.